ito ay well-deserved din naman. Ano? Well-deserved din po itong celebration na ito. Kaya naman, nasabi nga po ay magandang tayo nakitangis sa mga tumangis. So, binagaman atin pong dinarama yung po kanilang naging mga pagtitiis at pagtitiis na yun. Of course, hindi lang sila, kundi pa rin mga magulang. Buong pamilya sa katunayan. Talagang kita ko rin po yung pagpagod ng mga magulang. Kaya, akin din po silang hinahangaan. At ang sabi nga din ay makirejoice to those who rejoice. Makigalak sa mga nagagalak. Kaya naman, tayo rin po ay nakikigalak ngayon. Yung alam niyo, hindi lang po halata, pero nag-uumapaw ang agalakan ng mga magulang dyan. Si Rosemary, si Hino, hindi lang halata yun eh, pero mga ayaw pang ano eh. Yan ay, hindi yung mahalata ngayon, pero I know, alam ko yon. Excited. At dahil sa excited ni Hino, yan, pinatayo niya, no? Pero mo yan, no? Pinilit niya, may habol. Wala pa ito dati, kakanan lang ito. At nag-usap po din isang araw, pinaplano nga niya. Hindi ko alam, may ganito bang plano. Ganun po ka-excited ng mga magulang. Ang isang talata ko na nais kong bahagihin at sabihin na yun kung sinasabi na sa ganang atin ay po ay nasa sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Sa ganang atin, isa lamang ang Diyos, ang Ama na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. At tayo ay nabubuhay para sa Kanya. So, doon po sa punto yun ay atin pong pinararangalan at hinahangaan ang mga ginagawa ng ating kapatid, si Rosan, si Rhea, sulit buong pamilya, mga magulang, maraming emotional na talagang pinagdadaanan. Hindi po sila perfect, marami ding mga ika nga ay nag-struggle din sila. Pero sa oras na ito ay tayo pinasama nila. At ito po sa mga papuring ito, no? Sa mga papuring ito, sa pagkatagumpay nila, sa pag-celebrate ng 18th birthday ni Rhea. By the way, napakit nga ni Brenda kanina na nasabi ko raw. Kawa tayo kasi nag-uusap kami ni Brenda. At nandun din si Rhea na tatang. Sabi ko, alam mo Rhea, you look like Whitney Houston. It sound like. Nung kabataan ni Whitney Houston, yung kanyang eyes. Nung bata-bata pa si Whitney Houston, yung talaga natural beauty niya, nakikita ko ni Rhea. It sound like. And then, nagkataon na magaling din kumanta. Sabi ko, you know, nakalaro lang si Whitney Houston. Maligay naman yung upuan para kay Rhea. Yung upuan. And so, we are so blessed sa aming mga kapatid na ito. Sila po ay talagang member ng Temple Keepers and very faithful. Very faithful sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ginagamit po nila ang kanilang talents para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kaya, at dahil po dito, kaya po nang nasabi ko kanina doon sa talata na sa ganang atin, isalamang ang Diyos, ang Ama, na siyang pinagagalingan ng lahat. At kung saan, para din sa Kanya. So, gusto ko rin naman sabihin nga na at this point ay ang lahat mong ito, ang lahat mong ating mga paraan, pagsasaya, actually galing po sa Diyos. Yung pong naabot ni Rhea, of course, 18th birthday niya, biyaya po ito ng Diyos. No? At hindi mo ito eksaktong date ano, ng kanyang birthday. 11. Oo, 11 ng July. July 11. So, isinabay na nga dito. At of course, yung pagbibigay kay Rosa ng blessing ng Lord, no? Yung pagkapasa. So gusto po natin sabihin din na as a result of so many also prayers, no? Ika nga sa maraming prayers, sa pagsisikap naman ni Rosa na talagang seryosong mag-aral, ay narating niya ang mga bagay na ito. At yun ay sinasabi natin, actually, na talagang biyaya ng Diyos. Bigay din ang Diyos yun. Tumulong ang Panginoon. Kaya at sa bagang huli, ay nais din naman natin talagang sa pagkakataon ito, ay parangalan ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na siyang pinagagalingan ng lahat, sabi nga po dun sa talatang nabasa natin, pinagagalingan ng lahat. At sa katunayan po, ay pag sinabing pinagagalingan ng lahat, kung anong meron ka,
sa ngayon, yun ay galing sa Diyos. Kung anong meron ka tinatangkilig at kung anong meron ka ini-enjoy, ito ay lahat ay galing sa Diyos. Sa katunayan, ang iyong buhay mismo ay galing sa Diyos. Sa pagkakataong ito ay nais kong sabihin na, alam niyo po, maganda itong ginagawa natin, napakasaya natin, napakaganda. Pero ito ay pansamantala. Bukas, siguro hindi na ganito ka, ano, tatasang emotion. Although hindi mawawala, pero yung ating emotion nagbabago, and then later on makakalimutan natin ganung occasion. So right now, let's enjoy. Let's enjoy the emotion, let's enjoy the feeling. Enjoy po natin na tayo makigalak. Siguro may mga gagawin pa sa mga special numbers. Continue na talaga tayo mamasiyahan. But, ang nais ko lang pong pangitin nga ay, I guess, ito rin po gusto ni Rhea at ni Rosa na ibalik din nila sa Panginoon. Ang glory, ang luwag hati. At sana, ito pong ganitong pagdiriwang at kasayahan ay hindi nito matapos. At ang pagdatagumpay po ay pwedeng hindi matapos. Ang kasiyahan po sa lupa ay pwedeng hindi po matapos. Kasi po ay kapag kahit hindi na sa lupa, ay tayo po ay patuloy na nagtataglay ng mga regalo ng Diyos. Ako po'y naiiniwala at this very point, bago patapusin ito, na kasama at higit sa kagalakang nadarama ni Rosa at Rhea at ng buong mahal sa buhay, ang isa pong mahalaga pa rin po sa mga oras na ito, ayun pong sana ay wala na pong ihigito sa kagalakan dahil sa tayo po ay pinagkalooban ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen. At I believe so na ito rin ang gusto ni Rhea at saka ni Rosa na maipaabot sa marami bilang pagkakasalamat nila sa Diyos. Kaya nilang ginagawa ito sapagkat they would like to share. Gusto po nilang actually ay pamagitan nila ay ang glory ng Panginoon ay makikita natin. At sinasabi nila na lahat ng ito ay sa biyaya ng Panginoon. Noon po ang mga alagad ng Panginoon, pagkatapos silang utusan, sila po